air filter genuine from Mitsubishi. This is Denso. Cabin filter also from Mitsubishi. This is the oil filter. This is Vic C415 and 165 lang siya. Ito may nahalo ako sa order ko pang motor na oil. So ito na siya yung ano para sa mirage natin, Petron Blaze Racing. SAE 10W40 synthetic blend. So hanggang 5,000 lang yung tatakwin natin next change oil. Ito din yung ano gagamitin nating gear oil. Ito ay GL4 recommended for Mitsubishi. Ito gamit natin ang 17 pala to. For our oil. So ayan siya. Kagabi na drain ko na kasi yung oil, pero magdamag ko siyang pinabayaan. Para ma-drain, magdamag, wala tayong compressor. So medyo na-excite lang ako kagabi, di ko na nabitiwan. Ayan, so higpitan na natin. Nalinis na natin. Don't forget yung washer. Si may washer siya bago ilagay. Check natin kung yupi-yupi na papalitan na natin. Also, sa gear oil, eto naman siya. Yung drain plug ng gear oil, that's 24mm. So, na-drain na din natin kagabi. Na-excite talaga. Ito, tatakpan na din natin. 24 ang size ng ano. Also yung ano natin, medyo nakalimutan ko ilagay yung washer, so dapat check natin yung washer. So ito, papakita ko ngayon kung paano tanggalin yung oil filter ng mirage. Kinakamay ko lang siya. Hindi ko ginagamitan ng any special tool. So pang-anim ko nang i-change oil tong mirage ko. So, naka 60,000 kilometers na yung natakbo. Ako lang nag-change oil, kinakamay ko lang. Wala pa naman nagli-leak kahit kamay mo lang higpitan. Yan, yung iba kasi tinutusok nila yung screwdriver, binubutas yung oil filter. May time kasi na nasisira yung thread niya, lalo na pag natamaan natin. Kaya mas maganda kung gamitin na natin ng special tool, yung pang luwag ng oil filter. So ito na siya, mabigat na madumi na. Sobrang dumi. Check, nakikita naman natin sa outer part niya, wala naman siyang leak. Yan, gamit ang lumang brief, pupunasan na natin. Make sure lang pag pinupunasan natin malinis yung ano, walang buhangin yung pinangpupunas natin. Ito na yung bago. Ito yung bagong oil filter natin. C415, yan talaga yung size ng Mitsubishi Mirage natin.
Matagal ko na din ginagamit yung ganitong brand. Hindi ako bumibili ng Genie. Medyo mahal siya. Ito 100 plus lang siya. So, papakita ko yung use. So, ito yung use. Yan. Pagbasa yung paligid niya, sigurado hindi nahigpitan ng maayos yung oil filter. Yan. Magaan siya. Ito mabigat. Kasi punong-puno na ng oil. Dumi. Yan. Tatanggalin na natin yung cover. Yan. Medyo mahirap tanggalin yung cover kasi single hand lang siya. Single hand lang gamit ko kasi hawak ko yung camera habang pinubuksan. Ito, ang next na gagawin natin, lalagyan natin ng oil para dumulas. Pag wala kasi yung oil sa may o-ring niya, pag hinihigpitan natin, kumakapit siya, which is may tendency siya na napupunit yung o-ring. So, ito na, ilalagay na natin yung filter. So, hindi ko masyadong maipakita using my camera kasi medyo malaki yung phone natin, hindi ko maisuksok sa loob. Same procedure lang din kung paano siya tanggalin. Ipihitin lang din kinakamay. Ganun din yung kung paano ko higpitan. Kamay lang din gamit ko, wala akong ginagamit na special tool. Basta make sure na mahigpit siya at wag yung sobrang higpit kasi masisira lang din yung car natin. May certain na higpit lang talaga, hindi pwedeng i-over higpit. So ayan, ilalagay na natin yung oil natin. Ayan. Kita naman hindi naman masyadong mahigpit. Ayan, medyo dirty na siya. Wala kasi akong nabiling flashing. If flashing ko sana muna yung engine. Na nabibili lang siya nasa 100 to 200 pesos yung engine flush. Pero meron yatang 500 plus. Ayan. Inubutas natin yan. Tapos doon. Yan. May mga natutunan ko lang yan sa talya. Mas ano tawag dito? Hindi masyadong makalat pag nabubutas tayo doon sa taas niya. Kasi doon lumalabas yung air habang binubuhos natin yung oil. Pag binubuksan mo kasi ng todo yan, sigurado may mga part na or time na nagtatapon. Yan, lalagay na natin dahan-dahan lang. Yan. So, synthetic lang yung ilalagay natin. Next, change oil natin sa 5,000. Sinadya kong synthetic lang talaga kasi napansin ko, nakikita naman sa pagtanggal mo ng lalagyan, medyo madumi. So, kailangan talaga siyang i-flushing sana muna. Pero ang gagawin ko ngayon, lalagyan ko muna ng dalawang beses ko siya i-change oil within 10,000 kilometers para medyo malinis din natin. Kung frequent yung pag-change oil natin, mas malinis yung loob ng engine natin. Pero kung ayaw mo naman na mag 5,000 kilometers, yung synthetic lang ilalagay, pwede naman tayo maglagay na lang ng engine flush. So, ang paggamit ng engine flush, ilalagay mo lang din dyan sa fill plug kung saan nilalagay yung engine oil. Takpan mo, tapos run the engine for a few minutes, mga 5-10 minutes. Just follow the instruction. Ayan. Pangatlo na to, malapit nang matapos. So, hindi ko na siya chine-check yung level
habang naglalagay, ang ginagawa ko talaga, saktong tatlo yung nilalagay kong oil. Kadalasan, tatlong, ano, hindi ko na masyadong chine-check yung oil gauge natin or dipstick, pero ito, i-check na lang natin. Yan, sa lumang drip brief natin ipapahid. Yan yung tamang pag-check ng dipstick. So, tatanggalin natin, pupunasan. Yan, dyan lang makikita. So, yan, sumobra tayo sa full. Kasi, hindi pa nalalagyan yung ibang parts. Magdamag kasing na-drain. So, wala na talaga siyang tumutulo. And, wala na ding laman yung oil filter. Pero, pag nag-run ka ng engine, yan, so, nakat. Ito naman, lalagyan naman natin using 24mm. Yung fill plug, which is same siya, drain plug, 24mm lang din. So, check nyo parehas. May mga part kasi na parang drain plug yung fill cap yung itsura, pero hindi siya yung fill cap. Baka mapagkamalan yung fill cap yung nasa taas na nut or bolt. Ay, bolt pala tama. Ito, using my improvised funnel. Medyo mabagal lang kasi wala akong makitang hose. Yan lang. Ang ginagawa ko, itataktak ko na lang. Papalitan na din naman natin yung air cleaner. So, ito, 10,000 yung tinakbo ng air cleaner natin. Ayan, madumi na. Hindi ako nag-uulit ng air cleaner. Hindi ko nililinis. Nililinis ko lang siya. Every 2,000, pinapabugaan ko sa vulcanizing shop sa air compressor. Pero, recommended talaga siya na pinapalitan na ng bago after 10,000 kilometers. Yan, bago. Check nyo yung itsura. Madumi na talaga yung luma natin. Mabilis lang siya. May time na nililinis ko kasi yung loob ng air cleaner. Kaya di ko na pinakita kung paano ko pinunasan. Pero mabilis lang siya punasan. Ito yung last part nating ginagawa. Konting punas-punas. Wala pa akong pang engine wash. So next na video natin, ipapakita kung paano mag engine wash. Ano yung mga tinatakpan para hindi masira yung mga components natin. So, ito, part ng PMS natin. Check natin yung coolant natin. Ayan, medyo wala ng laman. May history kasi itong mirage natin na nag-overheat. Sira yung radiator. Dinala ko siya sa isang mekaniko. Then, yan lang. Within NCR, ang ginawa niya, tinanggal niya yung thermostat. Hindi naman siya nag-troubleshoot ng maayos. Yun lang yung workaround na ginawa niya. Naglagay ng... tinanggal yung thermostat. Pero same pa rin nag-overheat. Yun pala, barado yung radiator. Ito ipapakita ko. 60,000 talaga yung tinakbo niya. Yan, 60,000 kilometers. Lumagpas lang ako ng 69 kilometers kasi yung layo.